Masaya ako nakita kitang muli, Sophia. Mahinang bulong ni Janus sa tenga ni Sophia habang magkayakap pa rin ito. Masayang masaya din ako, Ali, na makita ka. Akala ko hindi na kita makikitang muli. Mahina kong sabi at tinitigan ang gwapong mukha ni Ali. Bumitaw naman si Janus sa pagkakayakap kay Sophia nang maisip sila Simon at Rafael kung nasa loob pa ba ito ng mansyon nila. Sophia, dito ka muna. Hintayin mo ako dito. Titingnan ko lang sila Simon at Rafael kung nakaalis na ba ng mansyon. Tumango na lamang ako kay Janus at ngumiti sa kanya. Mabilis naman lumabas si Janus at inikot ang mansyon nila. Tinanong niya din ang mga tauhan niya kung nakaalis na ba ang magkapatid na Lim. Oo boss, nakaalis na ho sila. Agad na sabat ng isa sa mga tauhan ni Janus. Good, higpitan niyo pa ang pagbabantay. Kita naman ni Janus na unti-unti na rin nagsiuwian ang mga bisita. Kaya bumalik na siya agad kay Sophia kung nasaan ito. Sophia, halika na, umalis na sila Simon. Hinawakan niya agad ang kamay ko patungo sa sala kung nasaan ang mami at daddy niya. At si Senyorita Janelle at ang asawa nitong si Sir Christian habang buhat-buhat si Christine dahil tulog na ito. Pichi, okay ka lang ba? Agad na tanong ni Senyorita Janelle nang makitang papalapit kami sa kanila. Oo, Senyorita Janelle, okay lang ako. Mahina ko namang sagot sa kanya. Kuya Janus, dalhin mo na lang si Pichi sa kwarto ko para makapili siya at makapagpalit ng damit. Baka magkasakit siya. Pag-alalang sabi ni Senyorita Janelle. Okay sis, mauna na kayo umuwi ni Christian. Ako na maghahatid pa uwi kay Pichi. Agad namang sabi ni Jano sa kapatid. Pakasabi na rin kay Undo na huwag siya mag-alala kay Pichi. Okay kuya. Ma'am, Dad, uuwi na kami ni Christian. Paalam ni Janelle at humalik na rin sa kanyang mami at daddy. Okay anak, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Agad namang sabat ni Doña Jana. Bago umalis sila Christian at Janelle, lumapit muna si Jano sa pamangkin na natutulog at hinalikan ito. Nasa harapan na ng sasakyan sila Janelle at Christian nang mabilis na lumapit si Undo para tanungin kung nasaan ang kanyang kapatid. Senyorita Janelle, nasaan ho si Pichi? Sabi kasi nila nahulog daw po ito sa pool. Okay lang po ba siya? Huwag ka na mag-alala kay Pichi, Undo. Si Kuya Janus na lang daw ang maghahatid sa kanya sa bahay niyo. Ah, okay po, Senyorita Janelle. Tara na, uwi na tayo para makauwi ka na rin kay Cynthia. Agad na sabi ni Janelle. Mom, pwede mo ba samahan si Pichi sa kwarto ni Janelle para makapagpalit ng damit? Pakiusap ni Jano sa kanyang mami. Agad naman na tumayo si Doña Jana sa pagkakaupo para samahan si Pichi. Tara Pichi, samahan kita sa room ni Janelle. Pagkapasok nila sa room ni Janelle, ay agad naman itinuro nito kung saan nakalagay ang mga damit. Marami pa kasi mga damit na iwan si Janelle sa room niya. Sinadya talaga ni Janelle na iwan ang ibang mga damit niya para kung sakaling gusto nila matulog sa mansyon o magbihis, may mga damit na sila ng asawa at anak niya sa mansyon. Napili lamang ni Sophia na suotin ay ang short at t-shirt. Buwaba na rin agad ito pagkatapos magbihis. Halika na Pichi, ihahatid na kita sa inyo. Sabi ni Janus nang makitang pababa na ng hagdan si Sophia kasama ang kanyang mami. Mom, Dad, ihahatid ko muna si Pichi. Paalam ni Janus. Okay, anak, bumalik ka agad ha. Ingat sa pagmamaneho. Pag-aalala lang sabi ni Doña Jana. Habang si Don Federico naman ay tumingin lang sa kanila at tumango. Pagkalapit nila sa sasakyan ay agad naman pinagbuksan ni Janus si Sophia ng pinto at sumakay na rin sa driver's seat. Sa di kalayuan ng mansyon, kita naman nila Simon at Rafael
ang pagsakay ni Sofia sa loob ng sasakyan ni Janus at paglabas ng sasakyan nito sa mansyon. Simon, ayun sila Sofia. Bilis, sundan natin. Agad na sabi ni Rafael. Susundan na sana nila ang sasakyan ni Janus at Sofia nang makita nilang may dalawang sasakyan pa nakasunod sa mga ito, ang mga tauhan ni Janus. Wag, bumalik na muna tayo sa bahay. Agad na sabi ni Simon. Pagdating nila Simon sa bahay nila, kita nila ang kanilang daddy na si Mr. Lim kasama si Marielle. Nakauwi na pala ng Pinas ang kanilang daddy. Oh, kamusta naman ang party? Nag-enjoy ba kayo? Agad na tanong ni Marielle. Si Rafael lang nag-enjoy sa party dahil naka-swimming pa ito sa pool. Agad na sabat ni Simon kay Marielle. Huwag ka nga mag-joke ng ganyan, Simon. Agad na sabat ni Rafael dahil alam niyang pinagtatawanan lang siya nito. Dad, papasok na ako sa kwarto ko. Paalam naman agad ni Simon sa ama. Hey, Simon, halika muna dito, may pag-uusapan pa tayo. Ano yun, Dad? Seryosong tanong ni Simon sa ama. Kidnapin niyo ang nag-iisang apo ng mga Fernandez. Agad namang sabi ng kanyang daddy. Natahimik at nag-isip muna si Simon bago ito sumagot sa ama. Okay, Dad, masusunod. Pero kailangan ko muna pag-aralan ang pag-kidnap sa nag-iisang apo ng mga Fernandez para siguradong hindi tayo papalpak. Okay, good. Makakapasok ka na sa room mo para makapahinga ka na. Agad na sabi ni Mr. Lim. Dad, paano si Sofia? Kailangan natin makita siya, Dad. Sabi ni Rafael na parang iiyak itong nagsumbong sa ama. Sino si Sofia? Agad naman na tanong ni Marielle. Siya ang asawa ko. Ang asawa ko. Agad na sabat ni Rafael. Shut up, Rafael. Bumalik ka na sa room mo at matulog ka na. Huwag mo na isipin ang babaeng yun. Inis na sabi ni Mr. Lim. Agad naman umalis si Rafael nang makita ang galit na ang ama. Binaling naman ni Mr. Lim ang tingin kay Marielle. Ikaw, Marielle, saan ka nakatira? Gusto mo ba samahan ako matulog? Agad na sabi ni Mr. Lim na lumabas ang pagiging manyak nito. Ngumiti naman sumagot si Marielle sa matandang Lim. Sasamahan lang kita matulog, Mr. Lim, pag naging successful ang pag-kidnap nyo sa apo ni Don Federico at makuha ang ransom na kalahating bilyon. Sabi nito habang hinahawakan ang mukha ni Mr. Lim at agad umalis. Naiwan si Mr. Lim na tumatawa sa sinabi ni Marielle. Negosyante ka rin, Marielle, ha? Naihatid na rin ni Janos si Sofia sa bahay ng Kuya Undo nito. Pag-akyat ni Sofia sa kanyang kwarto, ay nahiga siya agad sa kanyang kama habang nakangiti at iniisip si Janos. Hindi ko akalain na ang boss kong masungit ay si Ali pala. Hindi ko akalain na ang boss na lagi kong kinaiinisan ay yakap-yakap ko ng mahigpit kanina. Pagpasok ko ng office ay gulat ang lahat ng nakatingin sa akin. Dahil siguro sa pagbabago ng itsura ko at pananamit. Oo, binalik ko na ang dati kong itsura at pananamit. Dahil nakilala naman na ako ng mga Lim. Kahit na may pangamba pa rin akong naramdaman para sa kaligtasan ko at ng mga taong nakapalibot sa akin. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Alam kong hindi lagi magwawagi ang masamang plano ng mga Lim. Agad naman na lumapit sa akin si Anne. Miss Peachy Reyes, ikaw na ba yan? Ilang pirasong balut ba kinain mo? Ba't ganyan ka nakaganda? Natawa na lamang ako sa tanong ni Anne. Kahit napansin ko sa ibang ka-office mate ko na mga babae ay nakataas ang mga kilay nito. Palabiro ka talaga, Anne. Bumalik ka na nga doon sa lamesa mo at magtrabaho na tayo. Sabi ko at itinula ko siya papunta sa kanyang lamesa. Pero bago pa siya tuluyan umupo ay nagsalita pa ito. Pero grabe, ang ganda mo ngayon.
Nakaka-inlove ang beauty mo, Peachy. Ngiti nitong sabi. Lunch break nang tinawag ako ng secretary ni Sir Christian. Miss Reyes, tawag ka ni Sir Christian sa office niya. Ah, okay po. Agad ko namang sabat sa secretary ni Sir Christian at pumunta agad sa office niya. Kumatok muna ako bago pumasok. Kita ko may kausap ito sa phone. Nang dumating ako ay nagpaalam na ito sa kanyang kausap. Sir Christian, pinapatawag niyo daw ho ako? Bungad kong tanong sa kanya. Oo, pinabibigay ni Janelle sa inyo yan. Niluto niya yan para sa inyo. Sabay turo sa dalawang lunchbox. Sa akin po? Gulat kong tanong. Kanino po yung isa? Sa kay Kuya Janus na yung isa. Ikaw na lang magbigay kay Janus. Ah, okay po. Kasabi na lang po kay Senyorita Janelle na maraming salamat sa lunchbox niya, Sir Christian. Okay, no problem. Pagkatapos kong kunin ang dalawang lunchbox, ay nagpaalam na rin ako kay Sir Christian at nagpunta agad sa office ni Janus para ibigay ang lunch niya. Kumatok din muna ako bago pumasok. Nang makita ako ni Janus, ay agad namang itong tumayo sa pagkakaupo at patanong na tumingin sa akin. Chairman Janus, lunch mo. Sabay abot ko sa kanya ng lunchbox. Niluto daw yan ni Senyorita Janelle para sa inyo. Binigyan niya din ako. Sabay taas ko naman sa hawak ko at nakangiting nakatingin sa kanya. Sige, lalabas na ako. Enjoy your lunch, Chairman Janus. Biro ko sa kanya at tinalikuran na siya. Nang bigla niya namang hinablot buhok ko, kaya napaatras akong pabalik sa kanya. Di pa sabi ko sa'yo, wag na wag mong hahablutin buhok ko? Paano kung magka-cancer ako sa ulo? O mapanot ako? Aasawahin mo ba ako? Inis kong sabi sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at agad na sumagot. Oo, aasawahin kita. Seryoso niyang sabi at pinaghila ako ng upuan at hinawakan ang magkabilang braso ko at pinaupo. Ako naman ay natulala sa sinabi niya. Seryoso kaya si Janus na aasawahin talaga niya ako? O tulad lang ng dati, nung magkasama kami sa ampunan, biro niya lang. Laman ang isip ko habang nakatitig sa kanya. Naputol naman ang pag-iisip ko nang bigla siyang magsalita. Hey Sophia, kumain ka na. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Ah, doon na lang ako kakain sa kantin, boss. Agad kong sabi sa kanya. Dito na, sabayan mo ko. Tsaka, pag tayong dalawa lang, Janus na lang itawag mo sa akin. Huwag na, boss, okay? Okay. Ngiti kong sabat sa kanya. Kain na. Inday! Bilisan mo na daw dyan, kanina ka pa hinihintay nila Undo at Philip sa sasakyan. Sandali lang ka mo, manang. Malapit na ako matapos. Sigaw naman ni Ate Inday. Akala ko ba inihanda mo na kagabi yung mga dadalhin mo? Kunot noong sabi ni Manang Floor. Nagpaalam kasi si Philip kay Janelle na uuwi muna ng probinsya nila kasama si Ate Inday. Kahit tatlong araw lang para daw maipakilala muna ni Philip si Ate Inday sa tatang niya bago sila ikasal. Tatang na lang kasi ang meron si Philip dahil ang inang niya ay matagal nang pumanaw. Ate Inday, tagal ka pa ba dyan? Bilisan mo na. Tawag naman ni Undo. Ihahatid niya kasi sila Philip at Ate Inday sa sakayan ng bus. I'm ready. Ngiting sabi ni Ate Inday at agad naman na sumakay na ng sasakyan. Mag-iingat kayo Ate Inday at enjoy sa bakasyon. Sabi ni Janelle bago umalis ang sasakyan. Salamat Senyorita Janelle. Ngiting paalam nila. Ilang oras din ang biyahe bago nila marating ang probinsya ni Philip. Wow, ang ganda naman dito Philip. Ang sarap ng hangin. Sabi ni Inday habang hawak-hawak ang braso ni Philip na naglalakad patungo sa bahay nila Philip.
Pagkarating nila sa bahay ni Philip, naabutan nila ang tatang ni Philip na hinihimas nito ang alagang panabong na manok. "Oh, Philip anak, mabuti na isipan mo kong bisitahin ngayon." Bungad naman nitong sabi nang makita ang anak na si Philip. "Oo, tatang. Tatlong araw lang kami dito. Pasensya na tatang kung ngayon lang ako nakabisita ulit. Busy kasi sa trabaho." "Okay lang yun, anak. Okay lang, maraming salapat nga pala sa padala mong pera. Ito na bang asawa mo, anak?" Agad naman at tanong na matanda nang mapansin si Ate Inday. "Oo, tatang. Ang pakakasalan ko po, si Inday." Ngiting pakilala ni Philip kay Ate Inday sa tatang niya. "Iha, mabait yung anak ko. Hindi ka magsisisi na inasawa mo to." Pagmamalaki ng matanda. Ngumiti namang sumagot si Ate Inday. "Kaya nga po tatlong taon ko din niligawan kasi mabait." Mahinang sabi ni Ate Inday. "Ha? Ano yun, iha?" Hindi na masyadong narinig na matanda ang sinabi ni Ate Inday dahil medyo bingi na rin ito. "Sabi ko po, tatang, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Aalagaan ko pong mabuti ang anak ninyo." Ngumiti naman ang matanda sa narinig. "O siya, i-enjoy niyo ang pagbabakasyon niyo dito. Puntahan niyo ang magagandang lugar dito." Agad na sabi ng matanda. Pinasyal nga ni Philip si Inday sa lugar nila. Inikot nila ang palayan, ang palengke sa lugar nila at malapit na eskwelahan. "Inday, alam mo bang dito rin dati naninirahan si Senyorita Janelle at sa palengke at dyan sa eskwelahan na yan nagtitinda siya ng mga kakanin?" "Oo, alam ko yun. Nakwento niya sa amin yun. Akalain mo yun, no? Isang tendera lang ng kakanin noon. Dito sa eskwelahan ngayon, pwede na niya dibilhin ang eskwelahan na to." Agad na sabi ni Ate Inday. Gabi na rin sila nakabalik galing sa pamamasyal ni Philip. Pagkatapos nila kumain, ay nagpunta sila sa maliit na kubo. Nasa malaking bahay naman ang kanyang tatang. "Sarap dito, lamig ng hangin." Agad na sabi ni Inday at humiga sa papag. "Gusto mo ba dito tayo tumira kung sakali?" Agad naman na tanong ni Philip. "Oo, okay lang sa akin. Kung saan mo ako gusto itira, basta andun ka." Agad namang sagot ni Ate Inday. Kinuha naman ni Philip sa bulsa niya ang singsing na kanina pa niya gusto isuot kay Inday. "Inday, sana magustuhan mo to. Kahit medyo mumurahin lang to. Ito lang kasi ang nakayang bilhin ng naipon ko." Sabi nito habang hawak ang kamay ni Ate Inday at isinuot ang singsing na bili niya. "Ano ka ba, Philip? Kahit nga laruan o plastic lang tong ibibigay mo, masayang-masaya na ako. Basta galing sa puso mo." Kilig na sabi ni Ate Inday. Agad naman hinalikan ni Philip sa labi si Ate Inday. Tumagal ang halika nila hanggang sa nag-init ang katawan nila. Pinagpatuloy lang nito ang paghalik sa leeg niya at paggapang sa kamay. "Philip, may nakatingin sa atin." Agad na sabi ni Ate Inday. "Inday, sino naman titingin sa atin dito? Wala naman na si Manang Flor dito." "Hindi, Philip. Sinusundan yata ako ni Manang Flor. Nakatitig eh." Mahina nitong sabi. Natigil naman sa ginagawa si Philip at seryosong tumingin kay Inday. "Inday, ano ba yung sinasabi mo?" Inis na tanong niya dahil sa nabitin siya. "Philip, ayun no, si Manang Flor. Nakatingin sa atin." Sabay turo sa taas ng bubong kung saan ang isang napakalaking butiki. Tinignan naman agad ni Philip kung anong tinuro ni Ate Inday. "Tukko, tukko," tunog ng napakalaking butiki. "Hayaan mo yan," agad na sabi ni Philip at pinagpatuloy ang naudlot. "Philip, paano kung biglang mahulog yan sa harapan natin?" Pero hindi na pinansin ni Philip ang sinasabi ni Ate Inday at pinagpatuloy ang paglabas ng init ng katawan na naramdaman.